Mga kababayang nanonood, nauunawaan ko ang damdamin ninyo, mga netizen, no? Talagang nakapanggigigil yung kagaguhan nitong mga to. No? Pero, hanggat maaari na nanawagan ako sa inyo, huwag nyo naman pagbuhatan ng kamay. O, kasi hindi naman may tatama ang isang mali sa paggawa pa ng isang mali. Huwag natin ilalagay sa ating kamay yung hustisyang ninanais natin para kay Oliver. O, may pamamaraan dyan. O, ang pamamaraan, legal. At ang legal ay para sa lahat. O, sa awa naman ng Diyos, kami naman, lagi namin kayong itong mga katulad itong mga tolongges na ito, dinidiplomasya. O, bilang ama ng lungsod. Kasi yon tingin ko, kung makukuha ko kayo sa isang upuan o sa lamesa, sama-sama tayo para panataglangan lahat, bakit ba hindi? Pero hindi natin pakikialamanan yung prosesong legal. Diba? So, kaya ako nananawagan sa mga netizen. Alam kong gigil na gigil kayo. Nakikita ko yung mga comment ninyo. Pero wag natin ilalagay ang batas sa kamay natin. Patuloy tayong maniwala na may pamalang lungsod ng Maynila na tutugon sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Humupa na sana ang damdamin ninyo. Hayaan na natin kaharapin ng mga batang ito at ng mga magulang na ito yung nangyaring insidente. Maging aral to sa lahat, mga batang nanonood. Yang ganggang na yan, walang idudulot na kabutihan yan. Duwag lang ang sumasali sa gang. Dahil hindi mo kaya maglakad mag-isa. Kailangan mo pa ng kasamang tolongges din. Kaya layuan nyo yan. Walang buting idudulot sa inyo yan. Ang minomolde sa inyong isipan yan ay kamuhian, kabulastugan, at kagaguhan. Kaya po, mag-ingat kayo. Okay naman mga magulang. Ito, napapanood nyo ngayon. Bago kayo maghapunan ngayong gabi, kausapin ninyo ang inyong mga anak. Paalalahanan nyo sila na maaaring sapitin ang inyong mga anak na medyo pasakit sa lipunan o pasakit sa inyo bilang anak. Yan. Ito, leksyon. Kani-kani ang damdamin, samot-saring opinyon ang nangyayari. Pero magkaganon pa man, ang lahat ng pagsisisi ay nasa uli. Bilang panghuli, mga kababayan, nananawagan ako ulit. Huwag nyo ilalagay ang batas sa inyong kamay. Mag-ingat tayo sapagkat kung sino man ang umawak sa kawali at naulingan ay wala rin karapatang magsalita. Kaya ang paghuhusga, hayaan natin ang Panginoon Diyos. Ang paghuhusga sa sanlibutan, hayaan natin ang hustisya o husgado. Hayaan natin sa kanila. Basta patuloy tayong maniwala na may sistema na at may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. So muli po, maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. At itong araw na ito ay isang araw na maaari nating tandaan bago natin gawin kayong mga bata yung mga bagay na kagaguhan sa katawan. So magsipag-ingat po kayo. Magandang araw po at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God bless. Okay. Ang batas naman nagiging epektibo kapag ito'y pinatutupad. No? Ibig sabihin, katulad namin, si General Balba at ang inyong pamalang lungsod, kami naman, binabasa namin yung batas, ang ginagawa naman namin, ang inyong lingkod nagbibigay ng direktiba, ang enforcement unit, tinutupad naman yung kanilang responsibilidad. Eh, sa totoo, pati nakahubad niyo yun, nuhuli sa Maynila. 55-55, kahapon lamang, nag-text na naman sa akin si General Balba. Ang dami na namang huli.
So, ang batas ay baliwala kung hindi pinatutupad. Where ang epektibo ng batas ay yung wala ka nang nahuhuli. Ibig sabihin, kusa ng sumusunod. Yung taong bayan. Ay, yung pangarap natin. Hindi lang siguro ng siyudad ng Maynila, kundi sa buong mundo na kanilang mga siyudad o local government unit ay sumusunod ng kusa sa mga alituntunin at regulasyong pinatutupad. But in our own little way, bagamat siya'y taga-Mandaluyong, for humanitarian reason, tutulong naman tayo. Siguro on a personal level na lang. On a personal level. Kami-kami na lang mag-uusap. Siyempre, alam mo naman, nakikipaghari mo na lang yung tao eh. May rao siguro ang sarili niya at ang pamilya niya. Gusto ko nga pa, hawak din sa kanila yung logo eh. Pero hindi, labag sa batas yun. Pagsabay-sabay yung lawa kanila nga. Hindi naman natin gagawin. Pero tulong tayo. Ayoko na lang magbuhat ng bangko. Siguro na personal capacity. Naantabayan na lang natin na our office naman is trying to monitor the said victim. And I wish him well.